Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo sa masamang dumulog sa hapag ng Panginoon. Taglayang ating mga panalangin at mga intensyon sa pagdiriwang. Patuloy na hingin itulong Mahal na Birheng Maria upang tayo ilapit sa Kanyang Anak na si Jesus. Upang maging karapat dapat tayo sa ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga buting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia, ang konting panahon ni Pablo, muling naglakbay, ginaygay niya ang bayan sa lupain ng Galacia, Phrygia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Numating sa Efeso ang isang Hudyong nangangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan sa Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasun tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na magsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig na mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at doon ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan sa Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon at malugod nilang tinanggap
si Apolos. Pagdating doon, malaking naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa kanyang pagtatalo. Mula sa kasulatan, pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpa kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya ay nagahari sa sangkatauhan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihit ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa karanasan po ng mga Israelita noong panahong iyon, sa lumang tipan, ang Diyos para sa kanila ay isang Diyos na napakalayo. Isang Diyos na narinig lamang nila sa pamagitan ng maaring anghel, maaring mga propeta,
o katulad ni Moises sa pamagitan ng nagliliyab na punong kahoy. Pero nang ipinadala ng Ama ang anak na si Jesus na matutunghayan natin sa bagong tipan, naging bahagi ng kanilang buhay ang Diyos. Naramdaman nila lalo ang presensya ng Diyos. Nakasalamuha nila ang Diyos. Kaya nga yung dating sa palagay nila ay napakalayong Diyos, ngayon kasama na nila ang Diyos. Pero meron pa rin na hindi makapaniwala at hindi kumikilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya nga po, ating natunghayan sa mga ginawa ng Panginoon, wala siyang ibang ginawa kung hindi ipakilala at iparamdam sa tao kung ano at sino ang Diyos, na isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na umiibig. Ito'y pinakita ng Panginoon sa kanyang pagdamay sa mga nangangailangan, sa kanyang pagkapagaling sa mga may sakit, sa kanyang pagbuhay sa mga patay, sa paggawa niya ng mga himala, sa kanyang pangaral, at lalo't igit sa kanyang kamatayan. Kaya nga po, sa ganitong ginawa ng Panginoon, naramdaman, naranasan nila na buhay ang Diyos sa kanilang piling. At ito ang iniiwan ni Jesus na mensahe kung papaanong sila'y inibig ng ating Panginoon. Yun din ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kanila. Kaya kung nais nilang ibigin ang Diyos Ama, ipakita nila ang pag-ibig sa ating Panginoon upang ang pag-ibig na yon ay dalhin ni Jesus sa kanyang Ama sa langit. Kaya nga pong anong ginagawa natin ngayon dito sa lupa ay isang pagpapakita ng ating pagmamahal, o kung hindi tayo magpakita ng pagmamahal, ay paglapastangan sa ating Ama. Kaya ang ating ginagawa dito sa buhay na ito ay pagpapakita kung paano natin pinapahalagahan o maaaring pagbabaliwala sa ating Ama. Kaya ang tagubilin ni Jesus sa kanyang paglisan ay ang pag-ibig. Nawa ito ang atin pong maisabuhay sa araw-araw upang sa ganitong pamumuhay may pahayag natin ang tunay na pagkilala sa ating Ama sa langit. Sa Jesus ang tulay natin patungo sa Ama. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nawa ang ating maginagawa para sa Panginoon, sa ating pagkilala sa Kanya, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagmamahal sa Kanya, ay matuon sa ating ding pagmamahal sa ating Ama sa langit na unang nagmahal sa atin at ngayon ay inaasahan na tayo naman nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya. At tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating panalangin. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kalwalhatian ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa tuwing ay dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili naman sa amin ang iyong Espiritu upang turuan kami patungo sa iyo. Kaya aming hiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang bagahain natin ay kalugdanan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan, at kami gawin mong haing sa'y laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi namamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. O sana, kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Ngayon sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, may buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kay sana mga apostol ni San Fernando ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Naglayang pag-ibig sa Diyos, sumasama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Pagpapatawan namin
kasaya sa amin at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at yabiyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadiya sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sanay mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan
ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang huling hapunan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Po ay magsiupo. Nanyayan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay o kukuha ng anumang pagsusulit para sa panalangin at pagbabasbas. Gayun din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Ama namin, pagmahal sa inagumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin, basbasan mo ang aking mga kapatid na nagdiriwan ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwalang na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa lumang kapahamakan. Masbasan mo rin ang kanang gawa at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanang angkal at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patakin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hilingnain ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Na gawaran ng Diyos ang pagkapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo po ang lahat. Ang ating pong salbe ay ating sasagawa mamayang hapon sa pag-aalay ng bulaklak. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.